will try again. It's good! Danny Green! Maraming tao ang napasigaw, napasuntok sa hangin, at nagbunyi sa ipinamalas na husay ng taong ito sa Tres. Ang taong tumulong para sa San Antonio Spurs, Toronto Raptors, at Los Angeles Lakers na manalo ng makasaysayang championship sa NBA. Ito ang kwento ng buhay ni Danny Green. Ang video ito ay na-request sa akin ni naka-teammate Sylvester Hakosalem at Aldrin Buslay. Shoutout natin sa inyo mga ka-teammate. Si Danny Green ay ipinanganak noong June 22, 1987 sa North Babylon, New York City sa Estados Unidos ng Amerika. Sa murang edad ni Danny, ay napansin na ng kanyang ama na si Danny Sr. ang kakaibang tangkad nito. Naisip ng kanyang ama noon na ipakilala sa kanya ang larong basketball. Pagtungtong ni Danny ng 11 taon, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng malalim na pagtatalo at lamat ng pagsasama kung kaya't kinailangan itong mag-divorce. Naiwan si Danny sa tangkilik ng kanyang ama. Pinalaki siya nito at tumayong ama't ina para sa kanya. Pagtungtong ni Danny sa high school, nakikitaan ito ng malaking potensyal at advanced skill set, lalo na noong sophomore hanggang mag-senior year, sapagkat dito ay nagdo-double-double performance ito sa game. Sa ganda ng ipinakita nito noong high school, ay kabaliktara naman ito noong pagpasok niya ng kolehiyo. Si Danny Green ay parang lagi magic bunot at nagpapainit ng bangko. Walang sinayang si Green na pagkakataon at panahon na kapag ipinapasok ito sa game, ay pinagbubuhusan niya ng buong makakaya ang bawat game. Unti-unti naman itong nagpakilala sa kanyang shooting noong nasa junior year si Danny Green. Sa senior season ni Green, ay dineklara nito ang kanyang sarili para sa 2008 NBA draft but did not sign with an agent, kaya bumalik ito ng paaralan. Inanay ni Danny Green ang respeto sa college mula ka sa pagpapainit ng bangko, ay isa na siya sa nagpapainit ng kumpiyansa ng team para manalo sa laban. Bago nito iwan ang Tar Heels, ay gumawa ito ng matinding patotoo ng pangunahan ni Green na magkampiyon ang basketball team ng kanilang paaralan. Maraming scouts ang nakapansin sa kanyang 3-point shooting na nag-spark during senior season ito sa North Carolina. Ang Cleveland Cavaliers ang nag-draft kay Danny Green as the 46th overall pick ng 2009 NBA draft. Ngunit pagkatapos ang 20 laro sa kanyang rookie year sa Cavaliers, pinakawalan agad ng Cleveland si Green at the beginning of the next season. Si Danny Green ay sinalo ng San Antonio Spurs noong 2010. Ngunit pagkalipas lang ng 6 ay na-waive ito after he appeared in 2 games. Ganun pa man ang nangyari sa ating bida, ay kinuha naman ito sa D-League ng Reno Bighorns. Dito ay pinatunayan niya ang kanyang sarili na may ibubuga siya sa paglaro ng basketball at kaya makipagsabayan sa mga mahuhusay at malalakas na mga manalaro sa NBA. 2 ang lumipas, kinuha siya muli ng San Antonio Spurs at ipinadala sa Austin Toros para maisiguro ng Spurs na hindi ito tsumatsamba lang sa bawat laro. After ng NBA lockout, nagbalik si Danny Green sa San Antonio Spurs. Sa kanyang comeback sa Spurs ay 38 starts of 66 games ang nilaro niya sa Silver and Black. Sa paglalaro niya sa isa sa pinakamahuhusay na koponan sa NBA, ay unti-unting lumakas at na-familiarize ito sa sistema ng Spurs. Nabigyan din ng parangal si Green sa season na yan ng NBA Most Improved Player Award. Pagkatapos ay muling nirenew ang kontrata nito sa sumunod na season. Kung saan nakilala si Green noong college pa lamang ito, ito rin ang sandata na dumagta sa mga kalaban nito na talagang nagpabantog sa kanyang pangalan. Naging deadly from deep si Danny Green at napakinabangan ng Spurs, lalo na nung nakabalik ang Spurs sa finals noong 2013. Sa sumunod na season, naging consistent si Danny Green. Kung paano nito tinulungan ang San Antonio Spurs sa finals, ay ito rin ang naging battle cry ng ating bida, ang makabalik sa finals ang Spurs at dikdikin ang Miami Heat sa muli nitong paghaharap. Ang pagiging role player nito ang naging between na kuminang para sa Spurs nang pabagsakin nila sa tulong ni Danny Green ang naglalagablab na Miami Heat sa isang 4-1 series sa finals noong 2014. Ito ang kauna-unahang singsing ni Danny Green sa NBA at naging pangatlong manlalaro na galing ng Tar Heel na nanalo ng kampeonato sa parehong NCAA at NBA. Dagdag pa dyan ay nahanay ito kila Michael Jordan at James Worthy. 2018, kasama ang ka-teammate niyang si Kawhi Leonard, ay na-trade sila papuntang Toronto Raptors in exchange for DeMar DeRozan, Jakob Pertl, and a protected 2019 first round draft. Ang trade na ito ang isa sa mga nanggulat sa marami.
Pero ganun pa man ang nangyari ay maganda naman ang naging performance ni Danny Green sa Raptors. Isa din si Danny Green sa mga tumulong at tumahi ng kauna-unahang kampiyonato ng Raptors sa kasaysayan ng NBA. 2019, nang mapadpad si Danny Green sa Los Angeles Lakers. Malaking tulong si Green para sa Lakers at isa sa nagbukas ng pinto para makapasok muli sa finals ang Lakers after a decade. Nakuha ng Lakers ang 2020 title at ito ang ikatlong singsing ni Danny Green sa NBA. Si Green ay nahanay sa mga nanalo ng kampiyonato sa tatlong magkakaibang koponan sa NBA, joining John Sally at Robert Horry. Samantala, 2021-2022 season, na-trade si Green papuntang Philadelphia 76ers. Ngunit sa playoffs ay may hindi inaasahang pangyayari ang dumating kay Danny. Green suffered a left knee injury in a 90-99 loss dahil sa collision with his teammate na si Joel Embiid. The fact they need Danny Green. Here it is right here. Very difficult shot. Ended on Green. Kinabukasan na diagnose ito ng torn anterior cruciate ligament or ACL at lateral cruciate ligament LCL in his left knee. Kaya dahil sa hindi mapapakinabangan ang injured na si Danny Green, ay trinade ito papuntang Memphis Grizzlies noong ongoing ang 2022 NBA Draft. Shoutout sa iyo ka-teammate John Michael Pioco, kay ka-teammate Wayne Jim Kelsey, kay ka-teammate Max Navales, at kay ka-teammate Mix Mototrail. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. Si Danny Green ay lalong humuhusay kapag mahusay din ang kanyang mga nagiging kakampi. Ang pagiging role player ni Danny Green ang nagdala sa kanya sa maraming mga tagumpay sa paglalaro ng professional basketball. Nahanay ang pangalang Danny Green sa mga kampiyon na nagsimula sa baba nang siya ay gabayan ng kanyang ama hanggang sa naging mahusay na malalaro ito at nakilala sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Mag-comment ka na din sa ibaba ng comment section. That's all for today. Maraming maraming salamat po and see you sa next episode.